guys, dito naman ho tayo pupunta sa mga offices ng mga food district in the province of Sultan Kudarat. We have the first district and the second district. So ito building na to, nandito po yung first at saka second district, sa second floor po. This is the legislative office. So po tayo sa kay Honorable Jovita M. Duque. So tignan natin ang office keyboard, Jovita Duque. Hello, good morning, good morning, good morning. Okay, good morning. So, papasok kami, ma'am. Ito na yun siya, papasok po tayo. Ayan, wow, napakaganda naman ang office. Parang ito sa bahay niya. Yan. Yes, no. So, ito yung secretary ni Board Jovita Duque. So, siya po mag-explain ano po ang ginagawa po ni Board in terms kung nandito po siya sa opisina at sa labas din po ng opisina. My good friend, and introduce yourself, ma'am. Good morning. I'm Adrian A. The same as San Jose. I'm the private secretary of board member with the M. Duque, the first district, where is. Sila ng ladies and gentlemen, no, sa araw na ito, nandito po tayo ngayon sa loob po ng opisina ni Honorable SP Member Jovita M. Duque. Aya, kaya ngayon, habang wala po si SP Member, makakapanayan po natin ang kanyang napakaganda, no, at napaka-sexy, no, red lips pa si Madam, no, ang kanyang private secretary. Ayan, si Ma'am April May L. Nuto. Ayan, ma'am. So, bati muna po tayo bago tayo magsasalita about yourself, of course, the work of Honorable Jovita M. Duque. Magandang umaga. First ka ba dito kay ma'am bilang isang private ano secretary? Unang-una talaga, nagsimula ako sa nung naging board member, ang kanyang asawa, si Sir Eduardo M. Duque. Naging ilang years po ako. 5 years na po ako. Sabihin na 5 years po si Ma'am April, no? Bilang isang private secretary. And of course, ikaw, ma'am. Ano po ba ang, kumbaga, katayuan, no? Okay, katayuan. O yung posisyon mo dito sa loob ng opisina ni Ma'am Jovita? Supposed to be, sir. Hindi po ako dito. Ay, hindi ko ba dito? Hindi ko ba ng office dito? Okay. Sakay, sir. Yes. Okay, sakay, sir. Tourism. Yes. Ayan. So, kanina pa natin kasama si ma'am, pero hindi pa natin siya na-interview. Okay, ano ba talaga ang trabaho niya dito sa loob ng Kapitolyo? Okay, so, good morning. Hi. So, my name is Grace M. Bartolome. So, isa po akong tourism staff. Then, my function inside the office is the working with financial documents. And also, sometimes, pag wala si Mr. Anthony Elbas, nagtutour din po ako as tour guides sa Kapitolyo. So, ibig sabihin, sa tourism office, kayo dalawa, Sir Anthony, ayan. Pero si ma'am, bilang isang private secretary, so ano po ba yung kumbaga ginagawa bilang isang secretary, especially po sa ating SP member? Pag, especially kay board member, kami din po yung gumagawa ng financial assistance, mga particulars, documents ni boss. Tapos, sumasama din po kami sa session nila pag may session sila every Monday. Then, pinapalakad din namin yung mga transaction outside and inside na incoming mga documents. Po ba yung mga karaniwan o palagi nyo na-encounter ng mga pupunta o pumapasok dito sa opisina ninyo? Yung mga, especially yung mga humihingi ng tulong. Ay, humihingi ng tulong, makibigan. So, isa na po ako doon. sir. So, lahat tayo nangailangan ng tulong. Pero, particular, ma'am, ano yung tulong na sinasabi ninyo sa mga tao na, kumbaga, be specific kung ano lang yung tulong na gusto nila? Kung halimbawa, humihingi sila ng financial assistance, pag, lalo na pag andyan si board, timing andyan si board, nagbibigay talaga siya ng financial assistance. Ay, kaya naman mga kaibigan, napakabait po ni Board, no? Jovita M. Duque. Kaya naman, kailangan nating maispatan na nandito talaga si Ma'am Jovita para sa ngayon ay mabigyan tayo ng financial assistance. No? Diba? So, depende po yan sa sitwasyon. Sitwasyon. Pag meron,
mayroong mga natanggap silang ano, pwede silang mamigay. Pero minsan, sa kadamihan na humihingi ng tulong, hindi ko lang. Oo, tama yun siya, madam. Kasi di ba, kung sa bagay, kapag lahat naman ang kinakailangan ng pera, kahit sino naman sa atin, yes, no, pwede. Pero, yung mga talagang nangangailangan, yes, talaga, so need talaga yung tulong, no, financially. No, kahit sino naman, kahit ako, teacher ako, I need money, pero mm-hmm, sa kabila naman ng pagiging professional, maya naman tayo siguro kay Madam Jovita, no, hihingi, no, ng pera, the same time. Pumunta dito. Especially sa mga projects, ah, kaya pwede ako. Yes, kasi principal. So, ngayon, kung if, ay, ito Madam, ano po ba yung mga requirements? For example, I have a school, no, na nandun talaga sa kabundukan. So, what are the, ano, kumbaga, mga requirements na pwede kong ibigay kay ma'am at sa mga matulungan yung school ko, no? Hindi man para sa akin, but then again sa mga kabataan. Dahil hindi naman kami, ano, as in na musisting talaga sa school, but in the legacy of being a leader, di ba, being a school head, iiwan ko doon at the same time, maaalala nila kung sino ang school head na nailagay dyan at nakapatayo ng ganung classing building or something. The legacy. The legacy is very important, no? So, mga requirements, for example, madam, for example, papatayo ako ng ano, ng multi-purpose or ng stage. Ah, magbigay lang po kayo ng spot report ng inyong area. At saka, may bibigay din po kami ng form galing sa DALG kung pasok ba kayo sa project na sa gusto ninyong i-commit doon. Yung standard ng may mga ano pa qualifications. At saka yung project na required din. At saka hindi pwede yung mga office lang. No. Or toilet pwede. Kasi one multi-purpose. Multi-purpose. Parang school din. Kasi kami napatry ng barangay. Baka sa'yo pa lang, sir. Ang gaya pa sa akin pa lang. Baka sa'yo pa lang, sir. You have to open it na kung paano po ang proseso po na kung paano mabigyan ang school. So for example, mayroon kang proyekto na ganito. Para lang sa mga kabataan din natin for a stage or whatsoever. So no? May inaano naman ako, may nasolicit naman ako sa municipal 20,000, but the 20,000 is not enough. Yeah. But it's already for, it's not only cemento pa rin materials, di ba? Cemento so, malay ko kung dagdagan, ano? Make a proposal. At least, no? Merong proposal. So, siguro makapunta ako dito, hopefully, yes, no? Sa soon, no? Personally, with the requirements, no? Tapos na pwede yung boss mo. Malay mo mabigyan ako ng financial assistance, no? With the signature, no? And then, siguro pagbalik ko, naka-vlog na ako doon na ito na po yung ano, ito na po yung binigay niyo po, SP member, napatayo ko na po yun, yung napatayo ko na po yung binigay niyo ng financial assistance para po sa mga manobo, no? So, guys, thank you so much, ma'am, for pinaunlakan niyo po ang opisina po ni board. Thank you din po. At least nalalaman po ng ating mga estudyante, mga constituents po, na ito pala po yung mga binibigay po ni Board Jovita ng mga tulong po dito sa probinsya na Sultan. Not only Sultan Kudarat, but the entire province ng kakatabi din natin. No? So, mayroon tayong South Cotabato and Maguindanao province and North Cotabato. So, hindi lang po yun ang Sultan Kudarat, but kung mayroon pa po matulungan po na mas ano sa ibang mga probinsya, tumutulong rin ang mga board members. Ayan. So, maraming salamat po, ma'am Angel. April pala. Maraming salamat ng April, no, sa pagpaunlak, of course, sa kasamahan ko ni Sir. Ay, maraming salamat. Napakagandang opisina po ni Ma'am Jovita, no. Parang nasa bahay ka lang, no. Parang feel at home. Ayan. So, maraming salamat.